Transitions matter. That's the first lesson learned here. And the incoming administration wasn't afforded much of one. Naglabas ng ulat ang White House araw ng Huwebes, April 6, patungkol sa pag-alis ng puwersa ng Estados Unidos sa Afghanistan noong taong 2021. Sa 12 pahinang ulat ng Biden administration, higit na sinisisi dito ang administrasyon ni former U.S. President Donald Trump sa kaguluhang naganap habang lumilikas ang mga Afghan at mga Amerikano sa bansa. Ayon din sa ulat, hindi inaasahan ang pananatili ng Taliban sa kapangyarihan na nagpabagsak sa Kabul Airport noong August 26, 2021. Ito ay ikinasawi ng 170 Afghan civilians at 13 U.S. service members. Taong 2017, mahigit 10,000 U.S. troops ang nanatili sa Afghanistan sa panunungkulan ni Trump at bumaba sa 2,500 sa kanyang huling taon sa pwesto. Ngunit ayon sa White House, bagaman handa si Pangulong Biden na itigil ang gera, pumalya ang inilatag na planong withdrawal ni Trump at mga kaakibat nitong kondisyon. Ang Trump administration ang nakipagnegosasyon at lumagda ng isang withdrawal agreement sa Taliban na kinilala ni Biden. Binigyang diin sa ulat na walang plano ang outgoing administration ni Trump noon kung papaano isasagawa ang final withdrawal o kung papaano ililikas ang mga American national at Afghan allies. Aminado ang Biden administration na natuto ito sa pangyayari sa Afghanistan at nangakong patuloy na tutulungan ang mga naiwang pamilya ng mga nasawi. Oralyn Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.